What's up mga kapatid sa magandang hapon sa ating lahat. So yun na, panibagong araw, panibagong update tayo mga kapatid. So yun na, nandito pala tayo ngayon sa maya Times Beach mga kapatid. Ito mga ginagawang rotonda dito. So ngayon i-update natin ito mga kapatid. Kung ano po ba yung mga nagaganap. So yun mga kapatid, naka-blue na yan. So si Sir Wilkie yan. So muli nagko-collab kami ngayon. At makikita ninyo na kami dalawa ay nagsama na naman sa pag-vlog ngayon. Ayan o. Tingnan po mga kapatid sa makikita ninyo ay dito banda. So titingnan natin. Open na daw dito sa ginagawang rotonda. Ayan. Dito sa may Times Beach. So ngayon atin niya nga i-confirm. So dito mga kapatid, dati kasi ay dito yung mga ilang buwan na rin mga kapatid ay ginagawa pa itong gilid ng daanan na to. At ngayon pala ay tapos na. So yun. Dito sa Baging Daanan naman to mga kapatid. Dito po ay Tulip Street hanggang doon po sa maya SM Ecolan. Yung dulo na yan mga kapatid. So yun at ito yung confirm natin. So try nating tingnan mga kapatid. So kung ano po ba yung mga update dyan. Dito tayo. So, titingnan natin kung saan tayo dadali ng ating mga paa mga kapatid sa pag-update ngayong araw. Yan. Yan, bigas shoutout pala kay Neptune Pajardo na dati, classmate ko dati mga kapatid sa high school. So dito po yung bahay niya. So bigas shoutout sa'yo. Yan o. Dito pula sa ginagawang rotonda mga kapatid, may makikita kayong ganito. Yan. Dito sa likuanan po niya mga kapatid. So, para magkasintulad din ng ginagawang sa Coastal Road, may plant box. So, yan. So, yan. Unit ay titingnan natin, kukonfirm natin dito mga kapatids. So, D101. So, napakasarap na variety niyan mga kapatids. Na dormia. Ito na po ngayon yung ginagawang Times Beach Rotonda. Ayan o. Ayan. So yan, may mga pa-cruising pa dito mga cottage. So siguro yung katulad ng ganito mga cottage doon sa may Rojas Rotonda. So lalagyan din siguro nila ng ganito. Yan o. Maganda tingnan. Kapag mayroon mga nakaganito, naka-crossing. Yan. Yung mga daanan talaga, kapag may mga pasikot-sikot na daanan na gusto mong puntahan, gusto mong pumasok dyan sa loob. So, may mga ganito. Daan ka lang dito. Yan. O, di ka na mahirapan. Hindi ka na kailangan na pumunta pa dyan sa highway. Yan. So, dito ka na lang. Papasok mga cottage. Ayong daanan na to. Yun no? At so try natin mga kapatid, tingnan natin. So ando si Sir Wilpy mga kapatid, so mapapansin ninyo. So siguro na nagtanong siya. Sabi kasi nagsabi na open na daw dito. So yun na, i-confirm natin kung totoo ba yung sinabi niya mga kapatid. At ngayon titingnan natin. Kung totoo ba. And then dito, may mga nakalagay na barbed wire. Yan. Ayun. So, ganun pa rin pala mga kapatid. So, may nakaharang. Yan. Ngunit, yun nga po, wala tayong magagawa kasi
siguro di natin alam kung kailan talaga to umpisahan ni open mga cottage. Yan dito banda. So, at yung kulay wala mga cottage ay siyempre sa tagal na siguro medyo nasa taon na kasi yung lumipas mga cottage, natapos itong ginagawang Times Beach Rotonda. So ngayon medyo nagpipade na po yung kanyang mga kulay. Kaya ganyan talaga pag expose yung daanan sa araw at init, sa init at ulan. So yun mga cottage at Times Beach Rotonda. So ito na po mga cottage. So titingnan natin yung mga makukuha pa natin. Yun o, may namamasyal sa loob mga cottage. Oh. So ano yun, parang yun o. Dito pala banda mga cottage yung kalupaan dito. Yan. So parang private ba to or sa government. So sakop na itong ginagawang Davao Coastal Road. Yan o. Napaka patag. Yan. So, may namamasyal sa loob mga cottage. So, doon mga cottage. So, napaka lawak doon banda. Yan. So, merongan. Hindi ko alam kung sila ba yakuan dito. Or naka dito lang sila nag... yun no? So sobrang ganda na makapasok dito mga cottage sa ginagawang Times Beach Rotonda at napakaganda tingnan. So yun pala mga cottage ay dati kasi dapat yung gitna na yan sa ginagawang Times Beach Rotonda ay dapat po lagyan na yung ng disenyo po na yung durian. Yun talaga yung dapat na ilalagay dyan sa gitna. So sa pagkakaalam ko parang tinanggal po or hindi na po yun na tawag doon, hindi na po ilalagay pa. Diba? Yun, yung WhatsApp mga cottage. So dito pala. So yun. So itong nakita nating patag dito sa yung sa Times Beach Rotonda. Itong area na to na napakalawak po ay ito po ay parang coastal esplanade din daw mga cottage. So katulad din doon sa may Bagua Playa yung gagawin nilang park dito. So kabilang gilid po yung mga cottage, doon din sa kabila meron din yung pinakita kong napakalawak din ng mga kalupaan mga cottage. So yun. So parang doon din sa mga kuan mga cottage. So sa tingin ko ha, kapag ganito mga cottage, kapag may tawag nito, yung rotonda, so kung gagawan po ng ganito na may park, so posible pong doon sa may ruas rotonda mga cottage sa may boulevard. So posible yung mga kabahayan doon. So hindi natin alam mga cottage ha. Baka may kuan lang. Hindi lang ako basyadong mag-una-una. Kumbaga yan mga cottage sa Bisaya pa. Yan o. Mahirap pa yan mga cottage. So titingnan lang natin. So nagtanong tayo kay Chip. So baka po ganito mga cottage kapag may rotondang gagawin. So baka may park daw nga gagawin sa bawat gilid mga cottage. Yan o. So bawal na bawal. So gusto sana nilang magkuhan mga cottage sa pupunta dito. Yan o. So bawal. So yan o. So may nag-confirm talaga mga cottage. So kasi may mga tao kasi dito na pumupunta oh. May mga balita-balita siguro. Yan, shout out sir. So yun mga cottage. At yung mga nag-bike kanina mga cottage nakikita ninyo. So doon kasi yan sila galing. Doon kasi sa unahan may mga open area doon na pwede ka makapasok. Doon din sa unang mga cottage may open area na pwede makapasok. Kaya yung mga tao, medyo may mga nakakapasok mga cottage.
Pero bawal na bawal po yan mga kotes ha. Yung pumunta dito yung mga residente na gusto nga pumasok po. So kung dito ka mga kotes, tumingin ka, so pwedeng pwede pa. Yan ha. So yan, ito po yung mga confirm natin mga kotes. So baka sa mga iba dyan na gustong pumunta dito. So huwag po muna kayong maniwala mga cottage na open na po itong ginagawang Times Beach Rotunda. Yeah. So hindi pa po yan totoo mga cottage at yun o. So ito po yung katotohanan mga sa ating in-update ngayon mga cottage ha. Hindi pa po open yung Times Beach Rotunda. So, yung mga cottage, so, baka po sa May 8. So, hihintay na lang natin sa May 8 mga cottage. Yan. So, yung what's up mga cottage. Magandang nga po muli sa ating lahat. So, ito po yung mga kinunpag namin ni Sir Elroy or si Kuya Ruel P mga cottage. At, yan, no? So, magandang hapon. Yan yung mga kinunpag namin talaga mga cottage dito banda sa ginagawang Times Beach Rotunda. Yung kaganapan na medyo kasi kumalat din sa social media daw mga cottage yung sinabing open na daw dito sa ginagawang rotunda sa May Times Beach. So yun nga po, ay sinabi namin na confirm din namin sa may mga nakaharang muli po yun mga cottage ha. So huwag po maniwala sabi-sabi kung ano po yung nakikita sa ibang mga yun mga nag-update. So ito po ay totoong update po ito mga cottage. So para din po ito sa inyo sa gustong pumunta dito at para ma-aware din kayo na para hindi po masayang yung oras sa pumunta nyo dito. Ngunit mga cottage, hindi lang din naman hindi naman dito yung pasyalan talaga mga cottage. Pwede ka naman pumasyal dito yan sa dito sa daanan na to sa ginagawang Times Beach Rotunda. Yan, pwede naman yan. Yan. Maganda rin naman dito mga kapit. Yun nga po, sa gaya ng sinabi ko, yan, ibang iba talaga kapag dyan sa loob ako pumasok. So yun at kasama ko pa pa rin si Sir Wilty, nag-update siya mga kotis. Samal Island, Davao City, Punikto. No, so yan, no, so ito yung highlights na lang. So bibigyan na tayo para... So yan, si Sir Wilty yan mga kotis. So supportahan din natin mga kotis sa Wilty. Yan. Elroy Mix. So yan po yung kanyang YouTube channel. So si Sir Padrones mga kapatid, si SG Blacker. So sana supportan din natin. At si yung bago kong nakiklala mga kapatid, si yan. So walang mawawala mga kapatid kung ipaklaan natin yung kanilang YouTube channel. Yan. So importante yung nakatulong kayo mga kapatid. Si Sir Andre Mix Vlog. So yung bago na YouTuber dito sa Davao City na bago nating nakilala. So yun, maraming maraming salamat. So sa lahat po talaga ng mga small vlogger dito sa Davao City. So enjoy lang natin mga cottage yung mga ginagawa natin. So yun at tsaga lang tsaga. So marating din natin yung tagumpay balang araw. Maraming maraming salamat. So yan mga cottage, isa rin sa kanon, napakaganda din ang paggagawa dito sa ginagawang Times Beach Rotunda. Yan. Hintayin-tayin na lang tayo mga cottage sa mga sabik na gustong makakita nitong ginagawang rotunda. Yan o. Ito kasi yung
Costa Road. Kasama ko si Sir Wilpy. Sir, magaling tayo ng Pabuk. Pabuk, kasi dito punta doon lang. Pabuk, Max Gerber, so yun mga cottage at siguro yan di ko na siguro tatapusin mga cottage itong ginagawang pag-update natin sa ginagawang Times Beach Rotonda, itong ginagawang Davao Coastal Road. So yun, so dito naman mga cottage, maganda rin naman, pwede rin naman na magbabike ka dito, marshal ka yan. So ngunit iba rin talaga mga kotis kapag nandyan ka banda sa ginagawang coastal road na yan. So yun nga po, yung sa web deflector pwede ka nga magtatambay-tambay dyan yan, upo ka dyan yan talaga yung tapos yung tanaw mo, yung Samal Island, yung mga kadagatan. Yan lang talaga yung naiba kumpara dito mga kotis kapag andito ka namamasyal lang yan sa daanan na to. Yun, maraming salamat. So hanggang dito lang siguro mga kotis sa mga solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers, maraming salamat. So yan, oh, may mga nagdadatingan pa mga kotis, so siguro akala nila i-open na to dito mga kotis, kaya yun pala ya, hindi pa yun. So may mga nagdadatingan, no? Yan, no? Yan, so bagong datingin mga cottage. So akala siguro nila may mga daanan dito. Yan. Yan, no? So yan mga cottage, at hanggang dito na lang. So ito po yung mga ganap dito sa ginagawang Davao Coastal Road Times Beach Rotonda. Yun, hanggang dito na lang. So maghanap naman kami ng iba pang update mga cottage. So, maraming salamat. So, sa isa pa kayo sa love years, FWS natin din, maraming salamat. At hanggang dito na lang. Paparam na ako. Bye-bye.